about yung ginagawa nila sa PETA at paano ito nakakatulong sa edukasyon ng mga tao sa paligid. Okay? Okay, Gerard. Hello po, teach. Sorry po, naka-ano lang po ako. Off ka, medyo intermittent po yung aking internet. Okay. Ayan po. Wait lang, share ko lang po ang aking screen. Ayan. Nakikita niyo na po. Yeah. Okay, thank you po, teach. Okay, magandang gabi po. So, ako po si Gerard. So, isa-share ko lang po ang creative pedagogy po ng company na nandoon ako, which is itong Philippine Educational Theater Association. So, lahat po ng mga nandito ay actually blueprint at saka yung talagang core ng PETA na actually hindi rin namin masyadong sineshare. Pero I think this is a good platform po para makita din natin yung kung paano tumatakbo yung educational side ng company. So, ayun. So, ang creative pedagogy po ay merong tatlong sangay, no? So, ito yung teaching for creativity, creative pitching, and also the creative learning. So, itong tatlo pong ito ay parang magkakasama, no? So, pare-pareho silang nangyayari, no? Habang ginagawa itong creative pedagogy. Siguro pumunta sa praxis ng PETA about sa kanilang creative pedagogy. So, balikan ko lang po siguro yung kung paano po nagsimula yung company. Kasi actually PETA, marami rin pong influences yung mga nababanggit ni Teacher Ched regarding sa kila Paulo Freire, no, tsaka yan sila Roskid about, at tsaka si Augusto Boal, kung paano na-create ng PETA yung blueprint about this creative pedagogy. Ayun. So, 1967, nag-found po itong si Cecil Guidotti Alvarez. So, yan, ng Philippine Educational Theater Association, na ang vision niya ay mag-create ng national theater sa Pilipinas. That is the Philippine theater na mag-engage in the development of people and society. Kasi nung time na yun, nakikita ng ni Cecil Guidotti Alvarez na ang Pilipinas ay walang sariling national theater. Parang humihiram lang tayo sa ibang bansa ng mga English plays. And then yung mga issues na yung mga issues na nabobrought up is of course mga issues nung nasa Western, no? So hindi siya malapit, yung mga issues ay hindi sariling atin. So yun, in 1971 yung PETA ay na-recognize ng UNESCO bilang isang theater center sa Pilipinas. Kaya lang nung nagkakagulo na po, no, nung 1972, iniwan ni Cecil Guidotti Alvarez ang PETA dahil ayun, nung time na yon uso na rin yung red tag. So iniwan niya yung kumpanya para umalis, pero yung mga kasama niya na naturuan niya, na mentor niya, which is si C.B. Garrucho, si Labad, no? So sila po yung nagpatuloy dito sa PETA. Okay, ayun po. So patuloy pa rin po yung vision ng PETA about this, the people's theater committed to social change. Yun. So nung nagaganap po yung martial law, no? So isa po si Lino Broca. Lino Broca is also a PETA member. So isa po siyang artist teacher din ng PETA na nangunguna
sa actually ang PETA po kasi ay nagsimula bilang isang street theater. Yun po yung sinasabi din kanina ni Teacher Ched, no? The popular theater. So isa ang popular theater is a form of theater na bumababa sa komunidad, inaalam ang issues ng komunidad, inaalam yung lengguwahe ng isang komunidad, at doon sa mga bagay na yun gumagawa ng isang palabas to address the issue, no? So nung time ng martial law na talamak ang or mas umusbong yung issues ng oppression, no? So mas na-empower po yung company to use this platform to bring social change, no? So nung time ng martial law, hindi lang po mga PETA artist teachers yung sumasabak sa kalsada para mag-perform ng mga street theater plays that will brought up issues of oppression. Pero patuloy pa rin pong nag-e-educate yung mga artist teachers ng mga iba't ibang ng mga taga-iba't ibang lugar, no? So nagtuturo yung mga PETA artist teachers ng mga taga-iba't ibang lugar para pagbalik nila doon sa lugar nila, doon sila makakapag-create ng sarili nilang street theater din. So parang ganun po yung nangyayari nung time na yun. Ayan. So ito po ay example nung panahon ng martial law, no? Patuloy na nagpapalabas ang PETA sa kalsada. Yan po ang unang entablado ng PETA, kalsada. So those are PETA artist teachers performing original Filipino plays, no? Na ang mga issues na nilalaman ay mga issues na mayroon sa Pilipinas. So so dahil sa PETA po kasi we are Educational Theater Association. So hindi po kami nakasentro lang sa performance, unlike the different theater organizations dito sa Pilipinas, like Repertory Philippines, Tanghalang Pilipino, no? Ang Philippine Educational Theater Association po ay nakasentro din sa education. So ito po yung nung binasa ko yung Pedagogy of the Oppressed, sobra siyang nag-strike sa akin doon sa ano nga eh doon po sa I think sa chapter 3 ng book. Umiiyak ako kasi may part doon na talagang nag-strike sa akin. And then I told one of my senior artist teachers, sabi ko, sobrang ganda ng Pedagogy of the Oppressed, parang yun yung ginagawa ng PETA. Tapos sabi ni Miss Ange Heruela, sabi niya, ha, yan talaga yung ginagawa ng PETA, si Paulo Freire. Tapos sabi nila, required reading daw po yun nila dati nung kabataan sila, bago sila sumabak sa pagtuturo ng theater. Dahil ako po ay new blood na po ng PETA, so sabi ko, ha, hindi ito nabanggit sa amin. So binigyan niya ako ng libro ng PETA history book, and then I saw this. Ito po yung mga naging inspiration ni Cecil Guidote Alvarez sa kanyang thesis of creating the national theater movement dito sa Pilipinas. So one is nangunguna po si Pedagogy of the Oppressed ni Paulo Freire. Pangalawa, si Theater of the Oppressed ni Augusto Boal, and then yung Popular Theater ni Ross Kidd, at yung Improvisational Method ni Violas Polin. So ito po yung apat na main pedagogy kung paano pinapatakbo ng PETA ang theater institution po namin. So it started as, Ayan. So it started as integrated arts workshop. Ito po yung pinakaunang
workshop na na-create nila Cecil Guidote Alvarez ni yan ni Labad at saka ni CB Garucho, which is si Miss CB Garucho po ay current president ng PETA. So they describe this integrated arts workshop as the process and invitation to growth. Ang una po nilang naging mga workshoppers or participants are farmers and fisher folks of Laguna. Yun po yung mga naging una nilang parang respondents or test nitong integrated arts workshop, no? And then nakikita nila na through the use of arts, no, which is yung integrated is mga iba't ibang klase ng arts, which is movement, visual arts, music and sound creation, no. So nakita nila na nakakatulong ang creativity sa pagkatao ng isang mamamayan, no. So ayun, so this process emphasizes creativity and its value to the person, community, and the people. So yung mga naging participants nga po nila ay hindi mga hindi mga elite. So hindi mga theater persons or mga taong walang alam sa theater ang mga naging participants nila. And then ayan. So yung ito pong integrated arts workshop ng PETA ay naging basic integrated theater arts workshop na noong 1978. So paano po nangyari nun? Tuloy-tuloy po nilang ginagawa yung IAW until isang workshop sa Bataan, they found out na parang ang nabubrought up lang natin sa mga tao ay creativity nila. Pero hindi natin napapasukan. Hindi natin napaparealize sa kanila yung kahalagahan ng social impact, no. So yon, sa Bataan po ito nangyari noong 1978. So PETA facilitators were confronted with nagging questions of what use these so-called artistic and technical tools were if they could not be applied or used in alleviating the condition, if not solving the more pressing problems that hamper individuals or a community's growth and development. So dito na po pinasukan ng theater. Dati po kasi integrated arts lang. So pinasok yung theater, and dahil yung sa at ang influence po nito ay yung Theater of the Oppressed ni Augusto Boal. So yung So basically, ito na po yun. And up to this day, ito po yung gamit naming blueprint. The PETA's Bitaw. It is enjoined na critical pedagogy and the creative pedagogy. Ayan. Ito po yung aming bitaw na up to this day ay yan pa din siya, no. Tinatawag po namin siyang PETA's Bible. At kapag medyo parang napupunta na kami sa more sa glamour ng performance, laging sasabihin sa amin ng mga senior artist teacher namin na balikan ng bitaw, basahin ng bitaw, balikan ng bitaw, no. Kasi kailangan naming bumalik on ground, kailangan naming tingnan ulit na the PETA's creative pedagogy is not just about glamour and performance. It's about human empowerment that will bring social change. So, yan. Dito na po nagsisimula nung na-discover nila sa Bataan na kailangan na hindi lang dapat creativity ang nabro-brought up natin sa mga tao or sa participants. Dapat na-i-impart natin or dapat na-re-realize nila yung mga social issues, yung mga yung oppression na kinalalagyan natin ngayon, no. So dito na po nabubuo yung blueprint
At ito po ay nagsimula dito sa tinatawag na OAO. Mamaya po, explain ko yun. Pero yung kahalagahan ng orientational and organizational aspect. So, yan. Sa orientational aspect, nagbibigay kami ng mga activities that will let the participants realize this, yan, awareness in his social, political, economic, and cultural environment. So orientational is more on knowledge aspect, yung kaalaman sa bakit natin ito ginagawa. And then the organizational aspect naman is yung, yan, ito yung collaboration, paano ka makitungo sa tao, paano ka makipag-usap sa isang tao, despite kung ano man ang position niya, no, mataas man siya or siya ay hindi nasa taas, no. So paano ka makipag-collaborate at i-organize itong yan, bagay-bagay. So ito po yung framework ng PETA sa pagtuturo namin. At ito man po ay for psychosocial, ito man po ay for advocacy work, ito man po ay for community work, ito man po ay paid job dito sa theater center, or ito man po ay volunteer work. Ito lang po ang tinatakbo. So wala po siyang pinagkaiba. So this is the framework of PETA. Ito po yung sinabi ko, the OAO, the Goldmine Theory, concentric circles, and the creative thrust. So iisa-isahin ko po itong mga ito. Ito pong Raesma and Adidas, ito po yung mga checkpoint namin na dapat mayroon kapag nagke-create kami ng syllabus or curriculum para sa isang course. So unahin ko po itong OAO. This is the OAO po. Like what I've said, yung orientation ay pag magbibigay kami ng activities, yung activities na yun ba ay makakatulong para ma-realize nila yung orientation, and then yung artistic and yung organization. So minsan ang mga pressing questions po namin dito ay bakit ka nag-enroll sa PETA? Ano yung ine-expect mo sa workshop? Ano yung ine-expect mo sa participants? Ano yung ine-expect mo sa mga facilitators? And then, the last one is, ano ang mako-contribute mo? So, yun po yung mga pressing questions namin. And then, magsasalita na sila. And then, we will organize it. Okay, so, yan. Gusto nyong matuto. That is orientation. Gusto ko po kasing matutong kumanta. That is artistic. Gusto ko po kasi makipagkaibigan. That is organization. And then after that, we wrap it up na. This is how you, diba, paano ka mabuhay bilang isang tao. Dapat malinaw yung orientasyon natin sa isang bagay. The same time, dapat hindi nawawala yung creativity mo. And then, yung organization, kung paano mo ito gagawin ng nasa maayos na yan, pamamaraan. So that is the OAO. And then the gold mine theory. So gold mine, ito laging sinasabi namin. Ito'y laging sinasabi dito sa PETA kasi may mga students na sasabihin nila, kasi po, feeling ko po wala akong talent. Kasi po, nahihiya ako. Pero pagdating ng last day ng workshop, biglang makapal ang mukha, biglang kaya palang sumayaw, kaya palang kumanta. Kasi naniniwala po ang PETA na ang bawat isa ay merong ginto sa ating mga puso, no? So, and I believe ito ay sinabi rin ni Paulo Freire, that everyone has the potential to learn. Pero kailangan niya lang kailangan lang ng magtitiwala, no, doon sa kakayahan ng isang tao para matuto. And
parallel to the belief of PETA, the gold mine theory, lahat ng tao may talento. And ang gold, nandyan lang yan sa'yo. But you need, ang gold naman hindi naman siya agad lumalabas. Nagsisimula siya sa putik. But you need it to, kailangan mo siyang dikdikin, padaanin sa apoy. Well, talagang trabahuhin until ako pala. So, parang the creative pedagogy of the critical pedagogy of Paulo Freire, no, that everyone has the capacity to learn lang ng tamang proseso para matuto. And then ito din po, the concentric circles, ito isa din sa paniniwala ng PETA na kapag yung isang tao na empower ang sarili, yung self niya, no, throughout the process of the workshop, na feel mo na ay okay, tama, may ganitong problema at ako ay magiging bahagi para, at kapag napalabas mo ang tao with that pressing issues na nangyayari sa community, it will bounce back to the family, to the community, to the nation, and the wider world. And then when it bounces back to the wider world, babalik din yun sa atin, no? So tayo din yung magbe-benefit, the nation, the community, the family, and then yourself. Parang yung nangyari din po kay Paulo Freire as he realizes na bilang nanggaling siya sa pinakamababang mga antas ng buhay, no? So kailangan kasing pumunta, kailangan siyang umabot sa realization ng isang tao at hindi lang ini-impart. Kasi pag ini-impart natin at parang ibinahagi mo lang at hindi pumasok sa realization ng tao, nasa mababaw siya and he believes it na ito ay mabilis mawawala. So hindi ka nakapag-empower ng oppressed, no? Kasi sabi nga niya, para mo ma-defeat ang oppression, kailangan hindi mo matulungan yung mga oppressed. Kailangan matulungan mo yung mga oppressed na sila mismo ang mag-defeat ng oppression. So, ayun. Ang ganda ng pedagogy of the oppressed. Okay, ayun po. So, and then the last one is the creative thrust. So, now that, ayan, no, na-impart na natin yung mga this, the orientation, artistic and organization, and then the creative thrust is ano yung magiging push natin para, kasi naniniwala po kami sa PETA na yung the stage is reflection of the community. So, kailangan yung ipinapakita mo sa stage, ma-realize siya ng actors at the same time, ma-empower yung audience. So hindi lang dapat na i-empower yung actors or the people performing on stage, but dapat yung mga audience ma-empower din sila after watching the play. So yan. So parang sa creative thrust, this is the push of the facilitators. Ano yung tatahakin natin? At ano yung thematic thrust natin? For example, gusto mo bang, for example, nitong pong nakaraan nag-facilitate ako ng workshop theater arts, no? Ang issues namin is of course national situation, no? So not sit national situationer, pero ang format namin is a game show. No, so metaphor ng ang nangyayari sa ating bansa ay parang isang malaking game show. Pinaglalaruan lang tayo, sasabihin may premyo, pero biglang pag nandoon na tayo, wala pa lang premyo, scam. So yan. So that is the creative thrust. Paano mo siya papasukan ng creativity in order na yung social issues na ibo-brought up mo sa play ay hindi in a sense that you are
imparting, no? But you are allowing them to think critically, to think about what they've watched, and then, ah, okay, oo nga, no? Paglabas nila ng theater, they are empowered. So, ayan. Ayan po yung the creative pedagogy of PETA. So, ayan. Pag-usapan ko lang rin po itong creative thrust. So, this is the major component of Bitaw. Kasi nga po, ayan. Dito na kasi papasok yung paano mo ilalagay yung social issues, no? Yung mga konkretong mga problema. Pero ito po ay nanggagaling din sa participants mismo. Okay, sa PETA po kasi meron kami laging tinatawag na pumustahan. Lagi po kaming nagkukumustahan, no? And even sa participants, ang tawag namin doon kumustahan, yung parang, oh, kumusta kayo? And then magbo-brought up sila ng mga pressing issues na nangyayari sa kanilang komunidad, no? And then you will try to process that. And then iti-take note mo yon. And then when you bulleted it out, no? So, isa siya sa magiging takbuhin ng workshop mo. So, for example, kung may mga activity ka, halimbawa, magka-create ng mga tableau, no? So, magbibigay ka ng mga ideas like ano kaya ang nangyayari 30 minutes after mong gumising, ganyan, no? And then doon, after noon, ano kaya ang nangyayari tuwing tanghali ng gabi, tanghali, ganyan. Ano nangyayari kapag alas 4 ng hapon? And then doon sa mga images na binibigay nila, doon ka makakakita ng, ah, okay, this is an issue, no? This is an issue that needs to be addressed. So, ayun. So, that is how creative thrust is formed. Ayun. So, the second, actual experiences in the participants' community or communities are vital. Participants are asked not only to observe people and places, but also talk to some of the former to know more and beyond superficial impressions and sensate perceptions. Ito po yung sinabi din ni Freire, no? Napakahalaga ng dialogue, napakahalaga ng conversation, napakahalaga ng discourse. And that is also practiced dito sa PETA tuwing nagke-create kami ng tuwing nagpapa-workshop po kami, no? Lagi kaming merong bilog. Mamaya may video po ako, no, kung paano kami bumibilog, and also kung paano namin tawagin ng isa't isa. We have the first name basis kapag po nagpapa-workshop. Minsan ang mga nagwo-workshop po sa dito sa PETA ay mga direktor na, teacher, vice president ng school, principal. Pero ayun, kagaya minsan kami mismo yung makakapag-facilitate sa kanila, no? Pero ang isang ginagawa po namin is naka first name basis kami. Hindi po kami nagmamam, nagsasir. Ayun, ganun din sila, no? So minsan, pero yung mga bata-bata, nagkukuya, nag-aate, no? So bilang ito ay isang cultural norm din sa Pilipinas. So ayun, yun. Nakakatulong siya for grounding, and also yung parang hindi ka naiilang sa mga kasama mo. So pag hindi ka nailang, nakakapagbigay sila ng todo without inhibitions. So ayun po. So these are the integrated theater arts na ginagamit namin to facilitate a workshop, no? So biruin niyo po, may mga issues, for example EJK, pero iaarte nila ito. EJK, pero isasayaw nila ito, no? Yan.
So, mga ganong klaseng napaka-serious na problema, pero i-integrate nila ito into something creative, no? And then, after every session po namin, meron kaming, like what I said, pumustahan, no? So, lagi nila, karamihan ang sinasabi nila, therapeutic, no? Although hindi naman po talaga for therapy ang ginagawa ng PETA, pero arts is really therapeutic for everyone na talagang kapag meron tayong dinadaanan, pinagdadaanan. Ayan. So, ngayon po, ang tawag po sa educational department ng PETA is the School of People's Theater. Again, ito po ay nagmula pa noong pinakang unang-unang itinayo pa ang PETA noong 1961. The people's, we believe that PETA is really people's theater, no? So, bumababa ang PETA sa mga iba't ibang klase ng community, no? So, ayan, People's National Theater Movement plus People's Theater as People's Media. So, lahat po ng mga plays ng PETA ay original Filipino plays na naglalaman ng social issues. Kaya nga po nung mga dati, no, na kapag meron kaming mga political plays, ayan, may instance na binomba itong pintuan ng PETA, no, at tinapunan ng granada. So, siguro minsan yung mga kasi alam din ng ano ng siguro ng mga higher officials that really PETA is a theater activists. So ayan, so these are example of our non-formal education na itsura, no? So hindi po siya, wala pong upuan, walang lamesa, yan, isa siyang open space, no? So ayun, so doon po kami sa open space na naglalaro, nagke-create ng mga performance spaces. So this is an example. Ito po ay isang, apayat pa po ako dyan sa video na yan, pero ayun, so ito po ay isang video example nung kami po ay pumunta sa isang public school sa Quezon province, no? So, nag-conduct po kami doon ng theater arts workshop for the students, at dito po ang kanilang naging ang na-input ng mga bata ay all about environmental problems. So as we designed the syllabus, no, kasi dapat flexible po kami, so kahit na naka 3-day siya, so parang along the way kinukuha namin yung input doon sa mga participants, and at the same time yun yung gagamitin naming impetus for the syllabus for the next day of the workshop, no? So dahil siya ay environmental problems, no, about kaliwada mga po ba yun? So basta sa Quezon province, no? So ayun, yung issues nila about pagkakaingin, mga ganyan. So yun po yung naging creative thrust namin in creating this workshop. Ayan. So yan po. Pakita ko lang, pakita ko lang po yung bilog. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yan, ito po yung bilog ng PETA, no? Lagi po namin itong ginagawa.
every and after the workshop, no, centering and also leveling off ng bawat participants na lahat kasama sa bilog, no, kahit kahit facilitators or kung ikaw man ay participant. So ayun po, ang PETA po ay maraming mga advocacy works, no. So yan, we have the Lingap Sining, Healing Through Arts. Ito po ay isang department ng PETA na kadalasan ginagamit ang theater arts for psychosocial work, no, or mga mental health activities. Yan. So yung ang mga nagiging partner po namin ay mga kadalasan mga iba't ibang NGOs din, yan, mga mental health PH, naging isang ano din po namin yan, partner. And then the next one is the Young Artists Play Lab. So ito po ay mga young people, no, mga kabataan na na ini-scholar po ng PETA, no, from different regions of the country. Tapos dinadala po sila dito, tapos tinuturuan po sila ng PETA para pagdating nila doon sa mga different regions nila, makakapag-put up sila ng mga sarili nilang community theater that will also help the community, of course, to know the social issues, ganyan, no? Kasi ang community theater po ay talagang nakakatulong in different regions, for social impacts. And then we have also this Art Zone project, Advocate Right to Safety Zone for Children project. So ito pong Art Zone project, kadalasan po naming partner sa Art Zone ay save the children, no? So ayan, so madalas po sila makipag-partner sa amin. Also la ano to, Lampara Books, no? So yan, kasi minsan yung mga yan, yung mga publishing, nakikipag-partner sila sa amin, magpapa-workshop kami sa mga bata, and then they will create handbooks, no, regarding doon sa output na ibibigay or inputs ng mga bata na i-workshop ng PETA. Ayun. So ito po, mga video na po ito. This is the Young Artist Play Lab, January 2022. Ito po yung last previews lang po itong nakaraan. Recent lang po siya. So, panood. Wow, yeah, 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 oh. Masanay tayo, kanyang kaularan, kaularan din. This Play Lab January 2022 wants to be able to provide young people and teachers opportunities to learn how to create inclusive theater in their schools, being able to promote culture, being able to promote the talents of every young artist, but also being able to show to the world the important values of sustainable development. So KEO works with experts in the industries or experts in the field for theater arts education. For example, PETA, we believe in PETA's ability to share its technologies in creating this kind of mindset for the youth and children to be active global citizens through theater arts education. We believe that PETA can actually influence the educational system for us to enhance the curriculum, to develop learning materials so that we can share and propagate this to everyone. Nag-uusap
gusto mong iwan sa ating audience. Serve your country with your art. Hindi po siya lecture. It's an entire journey and experience. I think PETA and PIO both share the value of and recognizes the value of young people, empowering young people, providing spaces for young people so that they can become better citizens of the world. PETA and PIO believes in the creative power of every young person, and that every young person has a contribution in creating a better world. To have fun, continue to play, continue to enjoy, continue to innovate, because that is your passport for the future. That is the new currency of the future. Not be afraid to be yourself and aspire to become the best version of yourselves. So ayun po, yun po yung Sayang Artists Playlab, no? Empowering young people. Ito naman po medyo ito po yung sa Art Zone, pero siguro po mga briefly na lang ika-cut ko na din po agad para okay hindi sa. Okay lang, gusto ko lang yung Art Zone. Ay sige po. Ito po. Si Yeyen De La Cruz, ang Country Coordinator ng PETA Art Zone Project. At ako ay isang PD or Positive Discipline Art Advocate. Ako si Norbs Portales at ako ang Festival Artistic Director ng PETA Art Zone Project. At isa akong PD Art Advocate. Start! Our festival this coming November is a gathering of PD Artvocates in a quest to claim our safe space. Through this festival, gusto nating mabigyan ng platform ang mga bata at ang mga kabataan para mag-express ng kanilang sarili, basang kanilang mga boses at mag-advocate sa usapin ng child safety, child protection, and positive discipline. Hindi napigilan ng quarantine ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mga partner areas in Metro Manila and in Negros Oriental. In Negros Oriental, we are in partnership with the Youth Advocates through Theater Arts o YATA. Doon at sa Metro Manila, we recognize the importance of staying connected with our partners. Kaya rin naman nakita natin ang halaga ng pagbibigay ng mga safe spaces in the online or digital platform para sa ating mga partners. To continuously stay connected, to keep the important conversations going, and to further the engagement of our partners in the advocacy, despite the distance, and despite us not being able to physically come together. We should always remember that the safety and protection of our children and youth should always be our utmost priority. Kaya't patuloy ang pagsulong at pagtataguyod natin ng positibong disiplina o positive discipline, lalong-lalo na sa panahong ito. Let us take this opportunity to strengthen our bonds at home, in the school setting, and in our communities. This is the time for us to become allies in creating a better, safer, and loving world for us and our children. Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, ate, kuya, bata at kabataan, you are all invited to be part of this festival. Kaya't sumalit makilahok sa PETA Art Zone Start, a quest to claim our safe space. Adventure to eh, syempre masaya to. Come on! Ready? Art Zone Start! 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 Ready? Art Zone Start!
So ito po yung PETA Art Zone namin. Kung paano po siya ginagawa. Minsan po pag actually pag nagpapa-workshop po kami no, kapag mga young, yan, kagaya noon mga small kids no, kasama po sa workshop yung mga magulang no. So may mga activities po talaga na there is the parents and the guardians no, at kasama yung kanilang mga chikiting. So kasama sila doon sa pag-create ng palabas no. So yan, for example po itong sa PETA Art Zone talaga ang advocacy po kasi ng PETA Art Zone is PD. So positive discipline. So kailangan po talaga kasama yung mga guardians and parents sa pag create ng workshop. So sa ano po? Save the Children Day. Apo. Apo Teach. Okay. Apo. Kailang ano diyan pinapag-usapan yung bawal pamamalo, yung mga ganun. Yes po, opo. Kaya yung meron pong palabas na I think nasa YouTube po ito Teach yung nilimutan ko pero nasa PETA page po yun. Yun po ay product ng ano ng workshop sa Negros no ng mga nanay kasi kung paano magpalaki ng mga bata ayun. So nakapag-create po I think yan nanalo po ito ng ano Palangka Awards yung script ano na galing sa workshop. Nagbisaya ba sila or Tagalog yung mga nanay? Hindi lang po ako sigurado pero yung pong kasunod Teach ito pong Lingap Sining naman. Ayan, ito pong PETA Lingap Sining naman po. Ito po ay isang documentary po to, medyo mahaba pero siguro po ano ko na lang din po tulin kasi mahaba po talaga siya. This is how PETA nung pumunta sa Leyte nung nangyari po yung Yolanda. No? So pumunta po ang PETA doon to conduct workshops para ayan makatulong po doon sa mga tao po doon. Ay. The PETA link. Ayan, ito po ay ano lang, ito na lang isa. Ayan. Ito po ito pong performance na to, yan. Meron po talaga dito. Ito po yung mga PETA artist teachers pero mas marami po yung mga galing talaga doon na hindi talaga artista pero nag-workshop, ayan, isinama po sila sa pag-create ng performance. So parang ano to, parang debriefing sa mga naging victims. Yes po, opo, Teach. Ayan. Tapos dito po gumamit po talaga sila ng salitang waray. Building para makapag-cubri ng konti. Pero sa ngayon, kailangan ko as the destruction there continued, a full of lone, terrified residents huddled together, finding protection against the flying spray and mine numbing noise, some praying for their safety. Nag-strike na yung first wave. Wala na kami. Ubus. Yun ang namatay kaagad. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, anong. Siyam. Na po, sampu. Nang araw na, pagkasabado yan, ilinagay ko. Ito lang kasi naiwan sa buong bahay. Pag tinatanong mo, saan ka pupunta? Gusto ko nang umalis. Ayoko na dito. Kasi wala na ding pag-asa. Bakit hindi pa ako naisama sa mga patay noon? Ano ba? Ano ba yung pwede kong magawa sa komunidad ko? Paano ako makakatulong? Tapos dumating po yung PETA. Doon ko na realize na
Pwede naman pala. Nung time na pumunta si Kuya Bong sa akin sa evacuation center, 1 week after, tinanong niya ako, sabi niya, ano nang gagawin mo? Tapos sabi ko, di ko alam, Kuya Bong. Tapos after nung nag-psychosocial, sabi ko, oo nga, no, pwede ko palang gawin yun. Pwede pala akong hindi umalis. PETA Lingap Sining Project, a creative campaign towards developing safe schools and resilient communities through capacity building on community-managed disaster risk reduction. Nagsimula ang proyekto bilang pagtugon sa pangangailangan na tulungan yung mga survivors ng Typhoon Yolanda. Nagsimula kami 3 weeks after Yolanda, pumunta kami dito para mag-conduct ng psychosocial support. Para dun sa mga partners namin na young artists ng Palo. Paano mo mababalik sa isang tao yung una niyang kamalayan? Paano mo mababalik siya sa dati niyang sarili pagkatapos ng isang trahedya? Gagawin. Ito, arts, anong gagawin namin? Tapos, until such time na, okay, it's DRR talaga, incorporated with arts. Hindi lang ito pang teatro na gawain ang ginagawa ng PETA. It's more on helping other. Man-made or man-caused hazard. Ipo-ipo! Woo! Gusto natin na sa pamamagitan ng sining at kultura at mga activities na maaaring makatulong sa kanila sa pagpapanumbalik dun sa kanilang dating buhay, yung normal situation, both sa level ng school at sa level ng community, sa level ng family, sa level ng individual, ma-address nila yon. Sa totoo lang, hindi pa kami nagsisimula talaga, mabigat yung kalooban ko dahil talaga sa nangyari sa akin yung problema. Pero nang doon na kami, iba pala yung approach. Kahit sa attendance pa lang, nag-iiba yun. Medyo nade-develop na yung isipan ko. Parang nalilimutan ko na yung dati kong nasa isip, damdamin. Saka hindi ko na nalaman na ano na na. Parang nandoon na ako. Parang karga na ako doon sa creativity approaches ng PETA. Hindi ko na lang nalaman na doon na tumawa na ako. No? Nakihalibilo na ako. So, pusang lobo. Merong isang organization na nagturo sa amin about DRR, pero sa inyo, mas naging malinaw, mas naipalawanag ng mabuti sa amin kung ano ang DRR. Sa mga technical terms, kasi yung isa parang more on technical terms, PowerPoint. Sa kanila, na-implement namin ng practical, kami mismo naintindi na yung, ganun palang hazard, ganito palang vulnerable. Sa kanila, naging mas malinaw, naging applicable, na-reflect namin. Naging reflection namin yung aming sarili na, ganito palang nangyari sa atin. Yung mga hazards na dumarating sa atin, hindi natin naiwasan kasi naging vulnerable pala talaga ang lugar natin dito. So ganon, mas naintindihan namin ang DRR dahil sa PETA. Sa kanila kung umuulan. Yung kanya naman, nasa tabi ng ilog at saka may mga puno ng kahoy. Meron din sa mga parents na ang tema ay sa loob at labas ng bahay kong ligtas. Tapos yung sa mga teachers naman, teachers planning write shop to integrate DRR in the curriculum and in the school program.
Tapos yung isa naman, Barangay DRR Planning Workshop para makabuo ng mga Barangay DRR Measures and Action Plans. Hindi na nagtratrabaho. So, amo niya lang po, hindi na nagtratrabaho. Kasi ho, yung PETA, ang maganda dun kasi sa PETA, yung relasyon namin between the school, kasi dati, wala talaga yun. Walang coordination, cooperation, kasi nagkanya-kanya barangay to school. So, kanya ngayon. Kasi pag nagsuggest ng barangay, parang hindi tinatanggap ng school. Pagdating naman school, minsan nagkakaroon ng irita or minsan hindi nagkakaunawaan kung ano talaga. So, with the PETA, doon nga, medyo nangiyak-ngiyak kami. For the first time kasi, noon naano namin na, ang sarap pala ng pakiramdam pag mayroong coordination. So, ang laki namin pasalamat namin sa PETA kasi yung mga attitude namin parang nabago. Ang una nilang ginawa ay inalam nila kung ano yung kanilang mga kahinaan. Diba? So, ano kaya yung isang matingkad na matingkad na kahinaan ng komunidad na napanood natin? Yung kanilang pag-aaway, di ba? Hindi sila nagkakaisa, kaya mahina yung kanilang komunidad. Ngayon, ano naman kaya yung mga naging kalakasan nila pagkatapos nun? Nagkasundo, nagkausa, yung dalawang pamilya, di ba? At dahil doon sila ay nakapag, sa kanilang pagkakaisa, nagsama-sama sila ngayon, naging matatumpay yung kanilang pagharap doon sa pangalawang bagyo. Sama-sama ay bumilo. Nababasa namin, nandun pala yung preparedness, nandun pala yung response, ng tamaan na, ng disaster, may recovery, at may rehabilitation. Yung nakita talaga ng tao, yung dula na yun. Ano po muli ang Philippine Education Theater Association? And pala Culture and the Arts Organization. Mahalaga yung sustainability kasi hindi naman ganun kabilis mag-train ng mga artists. Hindi rin ganun kabilis makapagpaliwanag o maintindihan ng mga tao. Yung sining at kultura bilang tool para sa kanilang, bilang weapon sa kanilang pag-unlad. To do all this in the 8 barangays, 6 in Palo and 2 in Bula, it will take another 5 years for it to make it sustainable. We're talking about sustainability. So, PETA should be here for another 5 years. Pinaka-angkor namin dun sa buong proyekto is Mayor Martin Petilla. At tingin ko, kaya nakipag-work din sa amin yung mga barangays, yung mga eskwelahan, yung DepEd, yung iba pang agencies, the provincial local government, is because also of the influence of Mayor Martin. And even Dulag was also referred by the mayor. Community Local Action Initiative na tinatawag namin. So, bawat school at bawat barangay nagkaroon ng Community Local Action Initiative. Yung iba naman na barangays umabot sa punto ng nagtitraining sila. They found the need to organize themselves as farmers. Kaya kailangan mong tuluan ng sustainable agriculture. Tapos yung enterprise development, kung meron silang produkto, paano nila ititinda? Paano nila imamarket? Or paano sila mag-o-organize ng kanilang mga sarili into cooperatives or into associations para tulong-tulong sila, yung building back better together. So, nandito tayo sa BBNA,
Bangon Baybay Neighborhood Association. So ito ay isang transitional site natin na yung mga affected families ng Yolanda ay naghahanda para papunta sila sa permanent shelter natin sa Pope Francis Village. So ang PETA bilang isang kasamang organisasyon sa na sinusuportahan din ng CCODP, ang PETA ay tumutulong sa UPA sa usapin ng values formation and spirituality ng ating mga tao. So nagkakaroon kami ng mga reflection sessions, meron kaming mga meetings, meron kaming mga workshop with PETA. At yun, kumbaga, nade-develop yung attitude na bayanihan, yun yung ina-explain natin bakit kailangan kumilos bilang isang community, hindi individual. So doon nakakatulong ang PETA sa paghubog sa kanilang kaisipan. Lumabay. Pero sanay na kami dun. Pero yakan na radyo, super typhoon at maabot kasi nagandam na kami ng mga gamit. Flashlight, dilata, first aid kit, and water. Kami ang mga radyo, pero hindi alam. Go! Go! Go to disaster! Go! Kasi yung video na ginawa ng mga bata, ipinakita sa mga magulang. Tapos nakita ng mga magulang yung gawa ng mga bata. Parang makikita mo sa mga mukha nila na they are happy seeing their children that they can do. Ala, nagagawa pala nila yun. Kaya pala nila. Participative sila dun sa training na ginawa. Dahil nga dun sa mga activities, iba-ibang approach na ginamit ng PETA. Kahit nga kami teachers, nag-enjoy kami. Yung co-teachers ko rin, nakita ko, nag-enjoy din sila at na-apply nila kung ano yung natutunan nila. As well as the students, they have enjoyed and they have applied. Nakikita ko na-apply din nila. Gusto nila yung ginagawa nila. Alam kong marami na silang alam tungkol sa DRR. Bawat isa may pangarap, magsisikap upang lumaganap. Dahil kung may buhay, may hinihingiap, isigaw mo sa mundo hanggang sa pinakadulo na may pangarap ka na aabutin. Tindog kapag ika'y napata, padayon sa paglalakbay. Hiyap makakamta. Bago po dumating yung PETA sa amin, ang mga bata ay parang normal lang mga bata, hindi mga involved doon sa DRR activities. Wala kami noon. Noong dumating yung PETA, binigyan kami nila ng pag-asa na mabigyan ng sapat na kaalaman, sapat na abilidad ang mga bata na sila ay kasali sa pagpaplano at sa mga aktibidad na pwede namin gawin sa PETA. Noong different sa PETA, bakit siya epektibo sa ibang mga nag-workshop? Kasi hindi lang siya puro basa ng basa, ganun ng ganun. Pero pinadaan nila sa pamamagitan ng katulad ng pagkanta. Sa pamamagitan ng pagkantang iyon, parang sinasabi nila kung ano yung paano ka maliligtas sa DRR. Agresibo, ba't ganun ka-participative yung mga youth ninyo dito? Kasi kayo first time na pumunta ng Leyte sa Pintados, naging first place pa kayo. Sabi ko, itong mga batang to,
galing ito ng schools na pinupuntahan ng PETA. Naka-experience na sila or na-train na sila ng PETA sa school nila. So, out of school, pumupunta sa community namin. Merong isang mentor. Nandito kami ng mga barangay officials, binibigyan ng suporta. So, ganun ang nangyari sa kanila. Kumbaga, it's very heartwarming sa amin kasi dahil sa youth, nagkaroon ng marka or na-dignified yung barangay namin. Kasi actually po, noong grade 7 ako, ayokong sumali sa mga activity, programs, naiiya ako. Hindi na sumali ako, parang na-overcome yung fear ko. Para sabi ko, kaya ko pala. Tapos, nang nag-acting na, sinabi ni Ate Yaya na, uy, ang galing mo umarte. Sara sabi ko, wow, may naka-appreciate sa ginawa ko. Parang, ang saya na hindi ko pinagsisihan yung mga time na yon. And then, doon pinakilala ko yung sarili ko na kaya ko palang gumawa ng tula, kaya kong mag-paint, kaya ko din palang humarap sa maraming tao. Tapos, napakasaya po kasi alam ko sa sarili ko na hindi, sa time na hindi lang ako natututo, namomold din ko yung sarili ko at din parang mas nakikilala ko yung sarili ko at mas napapalakas ko yung mga talent ko din, parang na-discover ko rin po during din workshop. Willing po kami at bukas po kami mamuno at maging leaders sa DRRM. At willing din po kami magkandak ng mga regular discussions, trainings, and drills sa kapwa-estudyante namin at sa kapwa-kabataan namin. Ang end goal ng proyekto is to ensure safety and protection sa mga kabataan. Kasi ang mga kabataan ay isa sa mga vulnerable sectors sa panahon ng disaster, lalo na yung mga bata. Hindi lahat ng hazard na dumarating, bagyo, earthquake, o giyera man yan, hindi lahat ng hazard nag-e-end or nagre-result sa disaster. Ang magiging focus na natin ay disaster risk reduction, or in the end, yung community resiliency building. Siyempre, bahagi na yun yung individual, yung pagbabago ng kaisipan ng individual na hindi na lang nananatiling response. Gusto nating ma-transform yung kaisipan na yon. Kung ang mga tao ay may kakayahan, alam nila kung anong gagawin, saan sila pupunta, anong dadalhin, thinking by the day versus, syempre ang gusto mo, thinking ahead. Dahil sa PETA, ang buong komunidad dito sa Barangay Tarcoranga, mismo sila na mismo, kung halimbawa yung mga sakunang dumarat, mismo sila na ang pumupunta sa evacuation center. Hindi na kami ang pumupunta sa kanila. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa lugar. Walang bibitaw. At makikita ka ba tayo sa laban natin para sa DRR. Palakpakan natin isa't isa. Para sa akin, magaling. Kasi simula sa pool, parang dati kasi wala ako. As in zero, empty. Tapos nung pumasok ako ng Pikaw, na train ng PETA, hanggang sa ngayon, mas feeling ko ang layo na nang narating ko. Kasi ang dami ko ng experience, ang dami ko ng natutunan. Yung nangyari doon sa training, hindi lang doon nagtapos. Nung dumating sila, hindi namin alam kung ano yung pakay nila, magbibigay ba sila ng relief goods, like other NGOs. Pero hindi eh, it's more of kung paano kami magiging resilient, mas magiging resilient sa mga bagyo. So parang yun yung naging tulong ng PETA. Hindi siya yung material na bagay, pero mas lasting yung effect. Kumbaga, you give a man a fish and he eats for a day, but if you teach a man how to fish, you will live for a lifetime. Dahil sa PETA, kasi hindi lang naman yung pangkalahatan, yung sarili din na babago. Palakpakan po natin ang hobby ng pagkakaisa. Sabi namin sa kanila, wala po kaming masyadong pera. Hindi namin kayo bibigyan ng pambili ng evacuation center dahil wala po kaming pera. Meron lang po kaming kaalaman at kakayahan na gusto naming ibahagi sa inyo para later on, wala na kami dito,
pero magagamit nyo pa rin yun. And I think that's the most important, is to invest in knowledge, in skills, in the education of the people. Kasi in the end, sila naman ang magpapatakbo ng disaster risk reduction. Ang mga bagay-bagay lang yan. Paano mo nga ba pinupush na makita nila yung halaga ng sining at kultura? Ayun po. Sorry po, napakahaba. Pero basically, yun po ang creative pedagogy po ng PETA. Na yan po. Salamat po sa pakikinig at panonood. Ano, salamat, Gerard. Ano, napakayaman. Yun pala, no? Sabi ko nga, I became more impressed sa ginagawa ng PETA. Ano? Napakalabak na pala niya, no? Pati sa disaster risk reduction, pagang 29,000 na ang training nila, no? Okay, class, anong mga reaction niyo? May tanong ba kayo kay Gerard tungkol sa paggamit ng theater bilang you know, teaching and learning tool? Okay, ano yung bakit siya effective? Bakit siya maganda, no? Bakit siya nakaka-cause ng nakaka-lead sa emancipation sa pagkakamula. Any question, reaction? Oh, tahimik. Ayan. Sige, Mariel. Then baby. Sige, Mariel. Pagtanong. Mariel, paki-unmute. Hello, Mariel. Yes po, hello po. Hindi po ako mag-open ng video, ma'am. Dito po kasi ako sa labas. Okay na. Ay, hindi po ako magtatanong kay sir, pero ano, parang reaction lang po. Kasi habang pinapanood po siya, hindi ko alam yung feelings ko, kasi parang natutuwa ako na naiiyak, na amazed. Kasi ang galing po, ma'am. Sobrang galing po talaga ng ginawa ng PETA. Kasi parang sa ngayon nga, yung parang in my own observation, ma'am, yung mga kabataan po talaga natin ngayon, medyo hindi na din, kumbaga, sabihin na natin na nalilinis na rin po sila eh. May mga maranas nga po na depression, anxiety. So parang nung nakikita ko po yung ngiti ng mga kabataan, mga bata, nagkakaroon na sila ng interest doon, ma'am. Tapos yun nga na nalalabas nila yung kung ano yung emotion na meron sila doon sa ginagawa nila. At napakalaking, para ang galing po talaga, ma'am, yung na ano lang talaga ako, ma'am, namamangha ako doon sa nagagawa ng PETA. Kasi hindi rin siya pumipili ng character na pinapasok niya doon. Kumbaga lahat talaga kinuha niya. Ay, yun po, ma'am. Parang kasi ako, ma'am, parang nung nagsasalita yung si Judy Ann, parang sabi ko, oh my God, siya ganun pa, nandun pa lang siya sa level na yun. Pero iba na yung confidence niya magsalita sa maraming tao. Parang ako nga, medyo mahihayin pa ako ng konti. Mahihayin ako humarap sa maraming tao. So parang ngayon ko pa lang din naman binubuso sa sarili ko dun sa humarap sa maraming tao. So ang galing ni PETA kasi ngayon pa lang, na-enhance na niya yung confidence ng mga bata. So, ayun po. Magaling po, ma'am. Magaling, Sir Gerard. Thank you, ha? Thank you. Imagine si Maria, kahit pa paputol-putol yung internet niya, no? Na overwhelmed pa rin siya. No? So, salamat. Yes, Bevin. Ako naman din po, Teach. Hindi po ako mag-a-ask ng question kay Sir Gerard. Pero I want to share, ano po yung
diba? Natutunan ko or pumasok sa isipan ko at sa puso ko dun sa aking, dun po sa kanyang presentation. Ayun po, yung palang ano po, dati po kasi, ako po kasi wala naman ako sa line ng creative industry, ganyan, or arts. Ako po kasi nasa, ano po ako eh, part po ako ng corporate world, customer service. So, yung pagkakaalam ko po sa PETA, hindi po talaga siya ganun kalalim. Akala ko po yung PETA is, sasali ka, mag-e-enroll ka sa isang course nila or sa workshop nila, tapos tuturuan ka nila sa theater, matuturo ka umaki, pero hindi po pala siya ganun. So, ang dami po pala niyang natatouch na tao, mga bata, ganyan. Tapos po, yung isa po sa nagustuhan ko dun sa PETA is yung positive, yung ano po nila, yung art zone, which is yung kanila pong positive discipline na yung ang pagtuturo at paggabay sa mga bata na hindi gumagamit ng pananakit at bahas. Kasi po, di ba, noong mga panahon, noong mga dati pa, when we give discipline to kids, ginagamit natin sila ng mga bagay, pinapado natin sila, sinasabihan natin ng masasamang salita, mga ganyan. So, yung ng art zone is positive discipline. Tapos yung programs nila, the way na, alam mo yun, hindi lang yung kids yung sumasali dun sa program, kung hindi yung parents din, pati yung parents natututo. Ayun po yung isa sa maganda sa art zone. Tapos po, yung sa Lingap Singing naman po, yung isa sa nag-shock sa puso ko is yung, naisulat ko ako dito sa notes ko, ma'am, na yung PETA, yung, may sinabi yung isang, nakalimutan ko yung name niya, pero hindi material na bagay ang naibibigay ng PETA. Hindi siya, ano ba yung hindi pera, ganun po. Kung hindi, ano siya, ma'am, parang, ano ba, experience and knowledge na kung mawawala man sila, nandun pa rin yung naturo nila sa puso at isipan ng mga tao. So parang, ayun po, kaya po yung sabi ni Miss Del sa comment na nakakaiyak. Nakakaiyak po talaga siya. Sobrang emotional po ako dun sa, ano po, sa mga ginagagawa ng PETA. Ayun po, parang, ayun po. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin pumakonstruct yung feeling ko. Ayun po yung sinasabi ni Miss Mariel na, hindi ko lang maging malupot pa ako, magiging masaya ako. Halo-halo yung emotion po. Parang, ako rin ba napasali na sa PETA? Ganun, teach. Magiging, ano ka rin, mag-teach ka rin, doon na magiging education, application mo ng education. Yes po, ayun lang po, teach. And thank you po, Sir Gerard, in sharing, ano po, what is PETA and what PETA do. Yeah, thank you. So, theater education, kakaiba talaga siya. At talagang para siya sa non-formal ed. Perfect. Okay, Jen? Yes, Jen? Ayun po. Antindi po nung ano, nung mga palabas. Very ano, nakaka-move din, parang nakaka-inspire din. Katulad ni ano ni Miss Bevin. Gusto ko na rin maging part. Ayan, Gerard. Interesado. Ayun, kidding aside po. Ayun, parang ayun din na enlightened din ako sa ano, sa ginagawa din ng PETA. Na kasi parang pag narinig ko yung PETA parang personally or parang in general kapag naririnig ko ibang tao about theater, parang theater yan, walang pera diyan, mga ganyan or extracurricular lang siya ganyan, pero ano, ang galing lang, very empowering yung ginagawa nung nila as an organization. And I think kasi parang for us sa third world country, parang ang goal kasi natin lagi parang kumita ng pera ganyan or makaahon sa buhay, makasurvive ganyan. Hindi na-harness yung ano, yung creativity, yung curiosity, hindi na de-develop yung talents. Kaya instead na ma-enjoy ng mga bata yung learning or maging playful yung learning nila, is mas nagiging depressed sila. Mas na-pressure sila sa buhay, ganyan. Which is pinakita ng PETA yung ano yung ma-enjoy mo yung learning na hindi siya yung something na duty or na burden, mabigat ang edukasyon, ganyan. Or yung pressure na kailangan mo makagraduate, ganun. Pero, ano, masaya siya. It's yung masaya siyang journey, masaya siyang
experience and at the same time, humanize nga. May-humanize ka nga talaga. Kasi holistic yung approach eh. Hindi lang siya parang ano lang, pataasan ng grade or whatever. Pero, ano, very evident yung ano, yung pagbabago dun sa mga nakita nating testimony. And hindi lang, sabi dun, ano, hindi lang daw ano, nabago din yung character nila. Nabago, na-unite sila as community. Very evident nga po yung ano eh, yung shinare din eh, nung libro ni Paolo, ni Prairie. Very evident dun sa nangyari. Na, ano, ang ganda na sinabi nung bata na sabi niya, ano, na-overcome niya yung fear niya. Na parang, oo nga, no, parang, one thing din na nag-hinder sa atin na lumago as individual is yung fear eh. And ang ganda nung nangyari is na-overcome niya yung fear and then na-empower siya to do everything or to do yung mga ano, yung mga na-discover niyang talents and all. Ayun, tsaka sabi doon lasting yung binibigay nung organization ng PETA. Hindi siya relief goods, hindi siya ayuda. 'Di ba na madalas ang government yun ang laging ano, solution eh, ayuda, relief goods, etc., 'di ba? Pero hindi nabibigyan pansin yung mga ano, underlying pa na problema or parang mga tawag dito. Mga mas matitindi pang problema behind dun sa ano as, or naging nangyari or resulta nung ano nung typhoon ganyan. So ayun lang. Ang galing lang. Wala na akong masabi. Ayun, thank you sa mga ano po, sa mga creative educators and leaders katulad ni Sir Gerard. And sana lahat ng ano ng school natin may ganun. May ganun, no? Ima. Opo, true. Mga teacher marunong mag-ano, theater education, o diba? Or diba kahit po lahat ng school natin may ganun, may touch ng PETA, diba? Parang very empowering. Parang iba-iba yung ano, malayong mararating natin. Ayun, tsaka isa din po yung importance ng involvement, tsaka intervention talaga ng ano, ng government, yun. Kasi parang sabi doon yung mayor, laki nung ano nung ginampanan din ng mayor to make it happen. So, ayun po. Ayun, dami kong takeaways. Yun lang po. Mabuti naman. Thank you, Gerard. Okay, Junie. Ikaw, Junie, meron ka bang sasabihin? Hi, Junie. Are you there? Yes po. Actually, similar din po yung akin. Very impressed po ako dun sa ginagawa nila. Akala ko po before, ano lang talaga siya, mga play o kaya mga palabas. Yung pala may mas malalim pang purpose yun. Tapos nakikita din talaga dun sa mga nagsalita na from PETA na gusto talaga nila yung ginagawa nila. Tapos naalala ko po yung laging sinasabi ng directress namin, do everything with a smile. Kasi kahit stress ka that day, kung mag-smile ka lang or magsalita ka, you deliver your class with a smile. Talagang nakaka-ano siya, it makes a difference. So parang yung mga instructors po ng PETA, coming from the heart talaga, kaya nakaka-touch sila ng lives ng iba, tulad ng mga kabataan. And very appreciative ako kasi most of my students din sa OU na pull out sila from traditional campus because of mental health concerns. So natutuwa po ako na talagang merong mga genuine na orgs na parang hindi na masyado nabibigyan ng pansin yung mga estudyante or yung mga needs ng ibang estudyante, lalo na yung mga very specific situations tulad nung sa disaster stricken areas. Nakakatuwa po na naiisip nila na dalawin at bigyan ng tulong yung mga ganong klaseng grupo. Kaya salamat po sa pagbahagi, sir. Thank you, Gerard. Kasi matagal ko nang alam tong theater education. Ano? Kaya lang hindi ko alam kung ano yung specific. Paano ginagawa. So, at least ngayon, after many, many years of being in NFP, someone, ano, one of our students, is shared his own actual experience.
So, ang daming ano, magandang pag-isipan ano, sa teacher, you know, as a pedagogical approach, ano, ang theater. Kasi parang, ano, kabuuan, you know, you speak, you perform, you sing, you dance, mga ganyan, ano, you work with other people. So, talagang napaka, ano niya, no, multisensorial. And then, tinatouch niya yung emotion. Kasi usually ang education, hindi naman yan yung cognitive. Eh. You learn when pati yung mga very personal issues. Ano? Kanyari yung disciplining, yung issue ng fear na nangyari sa Yolanda. Ano? Hindi mo pwedeng makognitive lang yan na magbasa ka lang, okay na. So, kailangan ma-process. So, it addresses emotion, it addresses yung values, ganyan. And then yung sa ano, doon kay Paulo Freire, si Augusto Boal, ang ginagamit niya yung theater education para sa mga adults, for them to practice self-determination. Kasi ang ginagawa niya, kaya may problema sa community, ano? So kunyari, may dumarating na mga nagpuputol ng kahoy. Hindi nila alam kung paano i-address, ano, mayroong intense na lalo na kung kamag-anak yun ng politiko, no? So ang ginagamit yun ni Augusto Boal by creating a scenario, tapos i-act out mga tao, ano, yung mga pangkaraniwang tao, yung mga nasa, ayun, no, Fisher Fox or whoever, sumasama sila sa street theater, and then they use whatever materials, ano, yung mga ano lang yung naging sa paligid nila. And then, i-act out nila yung possible solution. So, ano yung solution para ma-address yung environmental problem natin? So, imbis na pagsalitain yung debate, so they will act it out. Sila yung, okay, may kwento. Ano yung ending ng kwento na yun? So, they will act out the ending that they want. Then another, they will do it again. Then iba naman ang mag-act out ng ending. So parang napapractice nila yung kanilang agency, yung kanilang self-determination ano, to address a problem. So yun ang isa sa mga original nung 70s na pinapractice yun. Ano. So now, dito sa kina Gerard, ang dami-dami, ano? Ang dami-dami yung ina-address, pati yung positive discipline, pati yung that disaster preparedness, ano? So, ang daming pwedeng i-address. Gerard, mayroon din pa kayong, ano, indigenous rights or language? Nasubukan niya na bang, ano, pasukin yun? Or language issues, indigenous rights? Parang hindi pa po teach. Apo. Makatulungan niyo kami. Pwede po. Apo. Hindi nga, kasi nga dito, kasi international decades of ano indigenous languages. Alam mo naman siguro yung issue na ngayon na gustong tanggalin yung mother tongue sa school. Apo. So, isa yan sa isang na-advocate namin. Maka pwede ba kami tutungin yun? Para, kasi ang isang issue sa mga teacher, mga parents, na wala silang pag-valuing, ano, they don't value the local languages. No? Or English-English lang. Ano? So maganda sigurong ma-process tong issue na to through theater, ano? Para makita kung ano yung... Kasi pinaprocess niya siya, di ba? Hindi lang siya yung simple na problem and then solution. Ano? Yes po. Okay. So, salamat ulit, Gerard. Ano? Next week, pag kung meron kayo pang naisip, reaction sa napanood natin. How about you, Gerard? After presenting itong topic mo, anong isip, anong naramdaman mo? Ako po, teach, actually, nung last week pa po ako, sobra akong, yun nga, dahil emotional po talaga ako nung binabasa ko yung Pedagogy of the Oppressed. As in, parang nasa St. Paul po ako ano, tuwing break time, babasahin ko talaga siya unti-unti. Tapos parang maya-maya makikita ko nung co-teacher ko na parang, ba't ka umiiyak? Iiyak ako. Iiyak talaga ako. Sobra, parang sa lahat po ng readings, yun yung parang sobra akong invested. Bakit? Bakit ka na-touch ng husband? As in, parang
binabasa ko. So, po. And then, yeah, sobrang dami ko pong insights until nalaman ko nga po na isa siyang tinuntungan ng PETA to create yung creative pedagogy. And then dun ko nalalaman, mas lalo akong natuwa na sabi ko, shucks, parang nagme-make sense yung kung bakit ako nasa PETA at bakit ko ginusto bigla yung non-formal education. At biglang yun. So parang nagme-make sense siya about it. Kasi parang ngayon ko lang din po nalaman nga yung kagaya nga nung sinabi po ni Paulo Freire, no? Ang tao ay madedefeat niya lang yung oppression kapag na-empower siya as sarili niya to defeat the oppression. Kaya yung kagaya ng sinabi ko kanina nung speaker doon na kahit wala na sila, ni Ate Gil, yung pong program director, na kahit wala na ang PETA, kaya nilang tumayo. And until ngayon po, yung pong Pikaw, buo pa rin po yung community theater nila. And kung tutuusin po, Teach, sabi nga po kanina nung napanood ko ulit yung video, naiiyak din ako kasi, actually umiiyak ako kanina kasi naalala ko lang po ulit yung kwento sa amin ng mga seniors namin na pumunta sila doon and sinasabi ng mga tao sa community, actually, hindi lang binagyo yung community. As in, binagyo po talaga sila, nasira ang relationship, nasira yung barangay, yung relationship ng barangay at ng mga tao, as in, nasira po ang sistema. So, yung bagyo is understatement, yung ipo-ipo talaga. As in, para siyang physical ipo-ipo, at the same time, internally, relationships na nabuo noon, inipo-ipo din. Kaya, kung nakikita niyo po, no, kung paano gamitin yung impetus, yung problema, bilang isang activity, kagaya kanina, paano igalaw ang isang ipo-ipo? Pero kung tutuusin, traumatizing sa kanila eh. Pero kailangan po kasi nilang maproseso yun na, okay, ano yung kasunod kong gagawin? Ano yung dapat kong maramdaman na, okay naman po yung parang ma-depress, pero what's more important is, what's your next action? So, ayun, yun po yung pag-process nung until, kasi nanirahan po dun ang mga ibang PETA artist ng isang taon. Wow. Isang taon po tumira. Ano yung Gerard sa Leyte ba yun? Sa Leyte po. Dun po tumira ng isang taon. May mga instance nga po na ganito na parang may mga barangay captain na parang kayo na lang ganyan. So parang yung ayaw na rin nila, nahihirapan na rin silang i-manage yung mga tao. So parang binild through theater po talaga, binild din yung kasi ang dami pong barangay doon eh. So biruin niyo po, almost 30,000 na tao ang winworkshop po ng PETA para okay, opo. Okay, pala yun, doon lahat. Okay, ganun. Opo. Mm-mm. So, grabe. Ayun po. 1,000 tapos, ha? Ay, 29,000, 30,000. Grabe. Opo, mga ganun po kadami talaga. Ayun. So, effective talaga siya sa sa mga ganyang crisis na hindi opo lang pwedeng pag-usapan, magkwento, kundi i-process ng malalim. Opo, at i-process po siya creatively kasi kagaya po nung sabi nung actually marami naman pong pumunta sa kanila para mag-process. Hmm. Kaya lang parang ang nararamdaman po kasi nila, yun by the book. So parang ratatatatat, itong gawin, ito. Hindi siya na-actualize, which is 'di ba po yung kagaya no kay Augusto Ball na kailangan mo siyang gawin eh. Kailangan mo siyang i-act out. Kailangan nilang igalaw para mag-come into your to the realization ng muscle memory nung kung paano mo siya sasabihin. So it's really the concept of yun, the theater of the forum theater na kailangan mo talaga siya igalaw para pumasok siya sa isipan mo na okay, ito yun. So compared po dun sa mga pumunta din na nakaupo lang sila magsasalita, anong dapat mong gawin? Ito, ganito, ganyan. So, kailangan talaga siyang iarte or igalaw.
Ayun po, kids. Okay. So, mag-meeting pa naman tayo, ano, sa susunod. So, meron kayong mga naisip, insight about theater education. Then, let's continue to discuss this issue, you know, with a particular approach sa non-formal education. Okay, class. So, thank you for coming today. So, ang next meeting, ang ating topic ay si Kat will talk about community organizing, which is still very Freirean. And then, sina Bevin and Jennifer will talk about adult learners. Ano? Paano natututo yung mga adults? So, we'll talk about adult learning, andragogy. Na part pa rin siya yung sa sinasabi ni Freire, pero may mga readings tayo dun sa folder that talks about adult learning. So, Bev, ano? Jen? Kayong dalawa, no? Tama ba? Yes po. Yes po. So, try to ano present mga ano siguro no 30 to 45 minutes para may Q&A para meron din kay kay Cats ano so we can magkasya sa time natin next meeting. Okay, sige na lang ngayon si Gerard mag-isa lang niya kahit mahaba okay lang kasi nagkaroon ng nagkasakit si Cats kaya at nagkaroon tayo ng problema last I mean ito na nakapag-meeting last time dahil sa request ng council. Okay, class. So, until then, take care. Ingat kayo. Maraming thank salamat po, po, Teach. Thank you po, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Bye, everyone.